Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating ginugunita sa Santa Monica, isang banal ng ating simbahan mula po sa Tagaste ng Africa, nabuhay noong ika-apat na siglo, at ang kanyang anak ay si San Agustin. Ang napangasawa niya ay isang pagano, si Patricio, at sa pamamagitan ng kanyang kabutihan, hindi patuloy pananalangin, ang kanyang asawa at hindi na kanyang binababae ay kahit niya na lumana na sumampalataya sa ating Panginoon. Nung siya po ay sa Lagusi, pauwi na sa Tagaste mula sa Roma, doon siya binawian ng buhay. Pagamat ninais nila na sa Tagaste, Africa, manirahan sa uling bahagi ng kanyang buhay, doon sa isang pinutuluyan nila, patawin sa bansang Africa, doon siya binawian ng buhay. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid, talaga ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo ng sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinaramayan mo ang mga nagdadalamhati. Ang matinyas sa pagluha ni Santa Monica ay tinugon mo ng pagbubunsod na magbagong buhay si Agusting anak niya. Bilang tugon sa kanilang magatawang na pananalangin, loobin mong aming tangisan ang pagsuway namin at marapatin mo ang kapatawaran mo ay aming kamtin sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga Tagapagpinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo
ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit, pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan ito upang kawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutan, kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakipag-isa kay Kristo na ginawang karunungan natin sa pamamagitan niya, tayo pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginoong Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Magmula sa langit, Kanyang minasdan ang lahat ng tao na Kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga, hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutong sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayanan. Binigyan niya ng ang isa na 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa ay 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad at tumanggap ng 5,000 piso na pinangalakal iyon, at nagtubo siya ng 5,000 piso. Hindi naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa, at itinago ng salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga alipin yon at pinapagsulit sila. Lumapit ng tumanggap na 5,000, wika niya, Panginoon, ito pong 5,000 na ibigay ninyo sa akin. Ito pa po ang 5,000 tinubo ko. Sinabi sa akin ng Panginoon,
magaling, tapat at mabuting alipin. Yaman naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din at tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto pong ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi na kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman at tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nagaanig sa mga hindi hinahasikan. Natakot po ako, kaya ibinaong ko sa lupang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nagaanig sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yung inilagak sa bangko? Di sana in may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanyang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas ng aliping, ang aliping walang kabuluhan. Doon tatangis siya at mga ngalit ang kanyang ipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Halimbawa po, halimbawa lang po ah, ngayong araw ay mamatay tayo. Tapos sumarap tayo sa ating Panginoon. In all honesty, alin kaya ang sasabihin sa atin ng Panginoon? Tapat at mabuting alipin o masama at tamad na alipin? In all honesty, ano kaya ang sasabihin sa atin ng Panginoon kung susuriin natin ang ating sariling buhay? Yung hindi lang buhay ngayon, kundi yung buong buhay natin. Kapag kayo humarap sa Diyos, ano kaya ang sasabihin sa atin? Magaling, tapat na mabuting alipin o masama at tamad na alipin? Ano kaya ang sasabihin sa atin ng Panginoon batay sa naging buhay natin? Kung sasabihin sa atin ay magaling, tapat na mabuting alipin, ibig sabihin, naging responsable tayo. Pero kung sa palagay natin ay ang sasabihin sa atin ng Panginoon ay tamad at masamang alipin, bumalik tayo sa realidad. Siguro ko inasasagot natin yung masama tamad na alipin. Bumalik tayo sa realidad. Ano yung dapat na ginagawa natin sa ngayon? Meron pong isang ama, may 2 anak. Yung isa, matalino, pero tamad mag-aral. Matalino siya, pero tamad mag-aral. Yung pangalawa niyang anak, average lang ang kanyang katalinuhan, pero napakasipag mag-aral. May nagtanong sa kanya isang kaibigan, sabi niya, pare, sa tingin mo, sino sa 2 anak mo ang magtatagumpay sa buhay? Ang sagot ng ama, sa palagay ko yung bunso. Bagamat average lang ang kanyang katalinuhan, napakasipag niyang mag-aral. Bagamat average lang ang kanyang katalinuhan, napakasipag niyang mag-aral. Mga kapatid, sa mabuting balita na ating napakinggan, muli nagbigay ng sandalinhagang Panginoon at ititungkol sa
mga kakayanan na pinagkatiwala sa atin. Sa pakiwari ko po, yung Panginoon ng tao ng mga libing iyon ay pinagkalooban sa kanila ng halaga batay sa kanilang kakayanan. Kaya naman, nung sila'y nagsulit, yung dalawang tumanggap ng higit ay tumubo pa ng katumbas ng halagang kanilang tinanggap. Samantalang isa na pinagkatiwala at pinagkatiwalaan din ay isinauli lamang kung ano yung ipinagkatiwala ni walang bawas, walang dagdag. Ano na ispaywating sa atin ng talinhagang ito? Nang lahat tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos na iba't ibang kakayanan. Lahat tayo pinagkatiwalaan ng Diyos ng iba't ibang kakayanan. Meron mahusay mamuno, meron naman mahusay na tagasunod, meron mahusay sa larangan ng musika, meron din namang mahusay sa larangan ng palakasan o sports. Meron din namang mahusay na community organizer. Pero ano man ang kahusayan na meron tayo? Ang tanong ay, nagagamit ba natin ito para sa ikaunlad natin at din ng ating pamayanan at hindi sa paglilingkod natin sa Diyos? O hindi natin ito nagagamit dahil either natatakot tayo, baka mamaya yung akala natin kakayanan talaga natin ay kapag natapat at naisabay sa iba ay kulang pala. Kulang pala. Pero malaga, nagagamit natin ito para sa kapwa, para sa Diyos. Kaya nga ang tanong ko kanina, sa pasimulan ng ating pag-inilay, kung sakaling tayo harap sa Diyos, ano kaya sasabihin sa atin? Kung yung una, ibig sabihin, naging responsable tayo. Kung yung pakiwari natin, yung pangalawa sasabihin sa atin na masama at tamad na alipin, wake up call ito sa atin. Wake up call ito sa atin. Na baka nga pinagkulaban tayo ng Diyos ng kakayanan, ano man ito, baka hindi natin ito nagagamit. Baka nga tatamad-tamad tayo. Si Santa Monica, na banal ng simbahan ating pinagdiriwa ngayon, sabihin natin meron ding pinagkalaw sa kanyang Diyos na biyaya, kakayanan. At ano yung biyaya ngayon? Yung biyaya ng kanyang pagiging ina, yung biyaya ng kanyang malalim na pananampalataya sa Diyos. At ito ay pinaulan niya, nagamit niya sa pamamagitan ng patuloy niyang pagsubaybay sa kanyang anak na si Agustin. Dahil si Agustin po ay nawalay, hindi pa nabibinyagan. Umalis ito sa kanyang poder, naglakbay, naimprobensyahan na iba't ibang turo na talsalungat sa tinuturo ng simbahang Katolika ng isang pagiging Kristiyano. Pero sa Santa Monica, hindi sumuko. Habi nga araw-gabi umiiyak siya. Pinagdarasal ang kanyang anak na si San Agustin. Sinusundan niya ito kaya sa pamunta kasi sila'y dumako sa Milan kung saan niya inabutan si Agustin. At doon ay si Agustin na madinig ang homilya ni San Ambrosio na antigang kanyang buong pagkatao. Kaya lumapit siya kay San Ambrosio, nakipag-usap, gaya din ang kanyang ina si Santa Monica. Si Santa Monica isa lamang ang ninanais. At ano yun? Ang makita ang kanyang anak na si Agustin na isang binyagang Kristiyanong Katoliko. At yun niya ang nangyari. Yun niya ang nangyari. Bago mamatay si Santa Monica,
nabinyagan ang kanyang anak na si Agustin. At matapos sa lahat ng ito, sinilakbay patungo sa Tagaste, Africa. Na sila po ay nasa port at naghihintay ng barko, nakituloy muna sila sa isang bahay. Doon nagkasakit ng lagnat si Santa Monica. Sabi niya, nung nag-uusap sila ni San Agustin, sabi doon sa divine office sa araw na ito, nagtataka doon sa Santa Monica kung ano pang ginagawa niya sa mundong ito. Kasi nakamit na niya yung hinihiling niya sa Diyos. At ano yun? Yung makita ang kanyang anak na si Agustin na mapanumbalik sa Diyos. Makalipas ang ilang araw, namatay si Santa Monica. Pinikaloob ng Diyos kay Santa Monica ang biyaya, ang talent ng pananampalataya. At ito ay, ito yung nagsusting sa kanyang buhay upang ang kanyang anak na si Agustin ay maibalik niya at mailapit sa ating Panginoon. Kung kaya itong siya kung mamatay si Santa Monica, ang sasabihin sa kanya ng Diyos, magaling, tapat at mabuting alipin. Amen. Sa ating pag-arap sa luklukan ng paghahatol ng Diyos, susulit natin ang wastong paggamit o pagwawala sa mga biyayang pinagkatiwala sa atin. Sa panalangin, hilingin natin ang tulong ng ating tagapaglikha. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang marami at iba't ibang biyaya ng kanyang mga kasapi na way mapakinabangan ng simbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang mga opisyal ng gobyerno na way igalang ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatanggol at pagtataguyod sa kahalagahan ng sanilikha, manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang lahat ng tao naway magsalo-salo sa biyaya ng lupa at makiisa ang bawat tao sa pagkakaroon ng mga tao at mayamang kaundaran sa ating bansa, manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang mga doktor, mga nurse, at iyong mga nasa pangangalaga ng kalusugan, naway gamitin ang likas na biyayang bigay sa kanila upang dalhin ang pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit at mga bilanggo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Sa ating mga mahal na yumao, kamag-anak at kaibigan, naway ipagkaloob ang walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Samarin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang intensyon at pasasalamat ng ating mga tagapagtaguyod sa karangalan ng ating patron si San Juan Bautista, Len Datuin, Christina Acevita, kayo din mga kasapi ng Daughters of Mary Immaculate sa pamunuan ni Ophelia Laderas, Mercy de la Cruz, Leody Manumbas, Ining Fajardo, Luning Cruz, Ben Catalic, Marlene Estepa, Membilos Crisosomo, Marga Legaspi, Celine Lizarondo, Lidia Deguilla, at Lili Sitampo. Ang mga kasapi ng Couples for Christ sa pamunuan ni Russell at Mercy Caniete, Efrin at Amy Vasquez, Atoyel Salugnabong, Abet at Jocelyn Deguilla, Lito at Abe Ray, Marlon at Guilla de la Cruz,
Rose Espiritu, Greg at Cora Vasquez, Ebon Sebastiano. Ang bumubo ng Commission on Family and Life sa pamuli ni Atat Ellen Perez, Nestor at Lodi Gavino, Lino at Belen Calison, Deli de la Cruz, Monica at Eva Santos, Nanding at Baby de la Cruz, Boy Felipe. Kaya hindi nasanggan ang barangay na tampok sa pamuli ni Kapitan Severino Carpio, ganyan sila Melanie Reyes, Nita Santiago, Danisa Dalawampu at Mercedita Makali at si Romely Espelimbergo. At rin isama sa ating panalangin at pasasalamat din na Josephine Serrano, John Kino Toriano, Paolo Galang at Cora Galang. Para sa lahat tayong kaibigan nina Erwin de la Cruz, Pamilya Serna, Helen Grace de la Cruz, Romely Espelimbergo, Josephine Bardos, Mira Vicente, John Anthony Carpio. Para sa kina Neil Jan Parungo at Maria Cristina Nodor na nagpapasalamat sa Diyos sa biyay ng kanilang buhay sa pagdiriwan nila ng kanilang kaarawan, patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan ni Maria Cristina Laderas Manginaw, Neil Asenita, Kelly Torres, Camille Joy Asenita, at Natalia Reyes. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Marl Orlando, Shaira May Domingo, Marcibel, Yolanda, Elsa, Lenny, Anisha, Rubino, Placida, Erin, Eleuterio, Eusebio, Jacinta, Leonardo, DJ, Mamerto Senior, Adriano, Leogarda, Yolanda, Benjamin, Estefania, Bernardo, Florencia, Norma, at Maria Luisa. Ating inulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kami manatiling tapat sa mga maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami ng mga higit na dakilang bagay upang pumasok na kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid o pangampagahin natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana, kayong sa Santa Monica ay ginugunita, kalakipan tayong din naming pitaya na magdulot naman ito ng iyong patawad at pagkapala sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Taas na Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay naginingning sa pili ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwara namin araw-araw at ito ang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel, magsisiawit ng papuri sa nang walang pay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin. Maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang puso ng loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagan at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Kami tinubos mong tunay, O Jesus, naming mahal, niligtas mo kami tanan.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyong anak. Kaya tinialin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sir Francisco naming Papa at idinis naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming ahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayundin ng lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, Santa Monica, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri si Kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubay ni managagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag ko natin ng lakas loob. Sama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, digtas sa kasalanan at iliwas lahat ng kapahamakan samantalang aming masayang pinananabigan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Ah.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaanyayang niya mag-isa sa kanyang banal na bigay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na Ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Thank you.
manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na paikinabang ngayon sa Santa Monica ay pinararangalan, ay maglulot nawa ng liwanag at alab sa aming buhay upang maging maningas ang mga hangarin naming banal at maging masagana ang mga ginagawa naming kabutihan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabuting mapagmahal ni Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa. Humayo tayo. Taglay ang mga matkabang kakayanang pinagkatiwala sa atin ng Diyos at maging responsable tayo. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Salamat kayo sa Panginoon. Bagay dito sa mundo, siyang gumawa ng buwan at mga bituin upang mabigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. Oh, magpasalamat.